Hello mga ka-J-Lovers, this is Giovanni B of Electronic J-Lab. So may dinala sa atin na dalawang player kanina, no, pareha sila na no power. Yung isa ay branded, yung isa ay nagmumukhang branded. Makikita nyo na lang yan mamaya. Bali yung isa hindi ko na siya pinakita kasi madali lang naman, kapasitor lang yung problema niya. Tapos yung isa ay talagang ginawaan ko siya ng paraan. Nung una kong try ay nag-failed ako, yung pangalawa kong try ay gumana na. So, sinubukan ko lang to kung pwede ba, pwede pa lang talaga. So, itong video na to ay para lang sa mga baguhan na tulad ko na nagsisimula pa lang sa pag-aayos. So, para sa atin to mga ka-G-Lovers. Kasi sa mga profesional, alam ko, alam nyo na to, pwede nyo nang skip to para hindi kayo maboring. So, mamaya sisimulan natin yan. Bago natin simulan to mga ka-G-Lovers, magpo-format muna tayo ng ating channel. Kung napadaan ka sa ating channel, hindi ka pa nakapag-subscribe, please subscribe and pahit ng notification bell para lagi kang updated sa mga ina-upload natin na video. Then, pahit na rin ang like button kung nagustuhan nyo yung ating ginawang video. Pasensya na kayo sa tagyawat ko. Lagi kasing puyat to mga ka-G-Lovers. So, may ginagawa tayo lagi. Saka yung buhok natin, no? Highlight na highlight na. So, simulan na natin to mga ka-G-Lovers. So, panoorin nyo na lang kung ano yung ginawa natin. Let's get started. Hello mga ka-G-Lovers, ito yung sinasabi ko sa inyo, dalawang player, isa lang may-ari nito. So parehas ito, no power. So tinang nyo maigi, ito yung branded na sinasabi ko na Platinum Junior, kapasitor lang yung problema nito, lumubo. So bali okay na to, testingin natin, may power na to. Pinalitan ko na siya ng kapasitor, yung kulay parang violet o blue. So tingnan nyo maigi, okay na siya, may power na. So bali ang ipapakita ko sa inyo yung i-repair yung isa. Itong isa ay mukhang branded. Pag tinignan mo siyang maigi, yan, tingnan nyo maigi, may kamukha siya. Para siyang Hyundai. So, yan o. Tingnan nyo maigi mga ka-G-Lovers. May kahawig siya. Para siyang HDD o Hyundai na player. Parang nireplika. Iniba lang yung pangalan. Ace. Kaya sinabi ko, mukhang branded kasi kamukha siya ng branded. 'Di ba? Kamukhang-kamukha talaga mga ka-G-Lovers. Ito yung ayusin natin. Yung player na to ay no power. Hindi ko pa alam kung anong sira nito. So tanggalin na natin muna. Habang inaalisin natin ang tornilyo nito, promote tayo ulit ng ating channel. Kung bago kayo sa ating channel, napadaan lang at hindi pa kayo nakapag-subscribe, please subscribe and pa-hit ng notification bell para lagi kayong updated sa mga ina-upload ko na bagong video. Pa-hit na rin ng like button kung nagustuhan nyo yung ating ginawang video para tuloy-tuloy yung ating paggawa ng video. Pali may warranty seal pala to mga ka-G-Lovers. Ibig sabihin hindi pa nabubuksan, tayong unang makaka-repair nito. So papakita ko sa inyo yan, may warranty seal pa to. So bigla na lang daw to nawala ng power, sabi na may ari. So hindi natin alam kung ano talaga yung tinamaan. Pwede kasi yung tinamaan nito yung power supply board or yung main board, hindi pa natin alam hanggat hindi natin to nabubuksan. Bali ito yung sinasabi ko sa inyo mga ka-G-Lovers, meron ba siyang warranty seal? So hindi pa talaga siya nabubuksan. Ito yung napakagandang ayusin kasi alam mo na ikaw yung nakauna. So hindi pa siya nagalaw ng ibang technician o wala pa siyang minodify o wala pa siyang ginalaw. O basta wala pa siyang na historia na na-repair. So ito yung napakaganda kasi alam mong ikaw yung una. Kaya pag nasira mo, ikaw rin yung unang sumira. Joke lang mga ka-G-Lovers ha. So nagjo-joke lang tayo. Bali alisin muna natin tong
warranty seal na to para mabuksan na natin to. Alamin natin yan mamaya kung ano ba talaga yung dahilan nito, ba't wala siyang power. So ang hirap pa naman tanggalin pala to, ah. Yun, nakuha ko na siya. So ito na, tanggalin natin itong tornilyo para mabuksan na natin. So ilapit natin yung camera mga ka-G-Lovers para makita natin yung problema nito. Nung tiningnan ko siya, ito. May crack na yung IC niya, yan o, may crack na siya. Tapos yung fuse ay sabog na. So tingnan natin maigi yung part number nito. Kasi kung viper to, ibig sabihin kaya lang natin tong repairin. Kaya lang natin tong palitan kasi meron ako nyan. Pero pag hindi to viper, yan, mati tayo nyan mga ka-G-Lovers. So ibig sabihin kailangan natin i-modify ito. Kailangan natin ang gawa na paraan. Hindi nga talaga viper. Bali ito yung number nyo. RS2203. Parang ganun. So mabilisan lang ah. So dahil wala tayong pamalit, so gagawa natin to ng paraan. Iisipan natin ng paraan. So dalawang pwede natin gawin ng paraan. So pwede natin itong palitan ng universal power board. Kaya lang ang problema, makokondemn yung amplifier nito sa likod. Kasi may kabitan to ng speaker. So may dalawa daw itong speaker na ginagamit. So hindi ko naman kailangan i-condemn to. Or pwede naman natin paliparan na lang dyan ng power supply, universal power supply board, para magamit din ulit yung board, i-modify na lang natin. So yan yung mga pwede natin paraan. Pero may naisip ako na hindi natin magagalaw yung amplifier, o hindi natin kailangan ng madaming tawag nyan, rekititos, o madaming pahirapan pa. So ito na lang yung gagawin natin. So papakita ko sa inyo kung ano lang yung pwede natin gawin na madalian na lang pero epektibo kung tama yung pagkabit nyo, saka mas matatag ito kung tama rin yung pagkakabit mo. So bali i-analyze ko lang muna kung paano ko siya ikakabit. Iniisip ko lang muna. So okay, naisip ko na yung pwede natin gagawin. Kukunin ko lang yung kailangan kong gamitin para sa pag-modify natin ito. So ito yung gagamitin natin. Alam ko yung iba ay alam na to kung paano to gamitin, lalo na sa mga TV na LED TV or flat screen TV, ito yung ginagamit nila. So try ko naman dito sa player na to kung pwede. So alam ko sa professional alam na to. So ako, dahil baguhan pa lang tayo, so try natin gawan ng paraan kung paano to ikabit dito. So bali tanggalin ko muna tong IC mga ka-G-Lovers para hindi natin kailangan kasing gamitin yan. Basag na kasi, may crack na yung IC natin. So hindi natin siya kailangan gamitin. I-test ko muna yung filter capacitor kung may tira pang voltage. Kung wala naman, safe na tayo sa pag-disolder nito. So safety first, yan ang kailangan natin. Safety first bago tayo gumalaw dyan. Kasi pag may tira kasing voltage dyan, dalawa pwede mangyari dyan. Pwede kang makuryente o pwede kang matilamsikan ng lead. Kasi pag nag-short dyan, tunaw yung lead, delikado yan. So kailangan discharge mo yung capacitor kung may tira. Pag wala naman, safe ka na yan. So pwede ka nang mag-proceed magtanggal ng gusto mong tanggalin dyan. So hindi natin to escape mga ka-G-Lovers para step by step kung makikita o ipapakita sa inyo kung paano natin to inayos.
Kung magkamali man tayo, makikita nyo rin kung mali yung ginawa natin at kung paano natin ginawa ng paraan para maging tama. So, alisin ko muna tong IC. So, okay. Natanggal na natin ang yung IC. So, next natin, analyze natin kung paano natin siya ikakabit. I-analyze natin. Ano po, Sing? So, ito na. Bali, ito na mga ka-G-Lovers. Bali, ito yung positive niya. Ito, positive. Nakadiretso yan dun sa chopper transformer. Bali, yung unswitching natin ay yung negative. So, ito yung negative. Ito yung drain ng IC. So, dyan din magiging drain natin. Yan o. Ito yung drain. So, kunin lang natin tong 4-wire module natin. Tapos, tingnan natin yung diagram nito. So, para sa mga baguhan to, kailangan natin ng diagram. Sito, may kasama na kasi yung diagram. I-analyze natin muna na maigi. Itong black daw mga ka-G-Lovers ay papuntang ground on negative ng filter capacitor sa primary. Bali, ito yung negative, yung may guhit na puti. So, kabit natin yung kulay black sa negative. Okay, naikabit na natin. Next natin mga ka-G-Lovers ay itong red daw papunta sa drain ng regulator natin. Ito, drain. Itong red. Bali, yung drain nito ay itong papuntang chopper. Ito. Bali, dalawa lang yung connection nito. Yung isa sa positive, yung isa ay sa drain. Switching negative kasi ito. So, dito natin ilagay yung kulay red. Okay, naikabit na natin. So, next natin mga ka-G-Lovers, ito. Yung blue daw, negative, at yung yellow ay positive dito sa secondary. So, ito yung secondary. Hanap tayo ng filter. So, bali, dito ko muna siya lalagay sa positive 12. Ito yung negative, yung malaking linya o line ng PCB natin. So, kabit natin dito yung blue. Yan, negative kasi ito. Next natin ay dun sa positive ng filter capacitor ng 12 volts. So, ito yung first try natin mga ka-G-Lovers. So, unang subok natin to kung gagana ba. Itong yellow ay para sa positive. Ito yung positive ng filter capacitor, yung walang guhit. Yan. 12 volts to. Positive 12 volts. Kasi yung isa dyan, negative 12 volts. Ito yung positive 12 volts. So, sa positive natin ikakabit. Kasi naka-negative na yung blue natin. So, ito yung unang subok natin dito mga ka-G-Lovers. Tingnan natin kung gagana na ba to. Okay, naikabit na natin. Next natin mga ka-G-Lovers ay kailangan natin tong i-voltage check bago natin isalpak dun sa mainboard natin. So, pag hindi kasi tama yung voltage, kailangan adjustin natin para matama natin yung corresponding voltage natin na pwede natin igamit dyan sa mainboard. So, mag-voltage check muna tayo. Bali, lalagyan ko muna ng kabitan. Ito yung negative. At ito yung yung una pala yung positive 5 volts. Yung pangalawa kong kinabit ito yung negative. So kabit ko na dito yung negative. Ito negative. Yan.
Tapos ito, 5 volts. Dapat may masukat tayong 5 volts dito. So, dyan ko muna yan para safety. Kunin ko muna yung easy cord natin. Dahil open yung fuse nito, sumabog na, lalagyan muna natin ng jumper muna to. Kahit maliit lang muna, konting jumper, mamaya ko na siya papalitan ng fuse niya talaga. So, jumperan ko muna siya ng maliit na wire in case na may problema pa dyan na iba. So, madali lang mag-breakdown o umutol yung fuse natin. So, kabit lang natin dun sa may fuse to. Bali, dun ko yung kinabit sa may end-to-end ng fuse connection. So, pagkatapos natin ito mga kajilabers, ay yun sa switch naman. So, i-direkta natin yun sa switch kasi hindi na natin gamitin muna yung switch para diretso plug-in na tayo. So, next natin ay ito. Jumperan lang natin kasi ito. Ito yung sa AC source natin, ito yun sa fuse, ay sa switch. So, direkta muna natin ito sa switch. Okay, naikabit na natin yung jumper natin sa switch. Pwede natin itong ikabit yung AC cord natin para matesting na natin yung voltage. So, set na natin to. Sana may madetect tayo dito na 5 volts. So, plug-in na natin. So, meron tayong nadidetect na voltage na 3.4. Pataas siya, 4.3. Yan, pataas pa siya, nag 4.4. So, adjust ko ng konti yan mamaya. Nagsimula siya sa 3.2. So, adjust ko muna. So, huwag kayong mag-alala mga ka-G-lovers. Kasi, inalis ko na yung pagka-plugin ito. Ito yung adjust natin. So, wala naman kuryente na yan. Inalis ko na. So, adjust ko siya ng konti. Yan. Next, plug-in natin ulit. So, meron na tayo na didetect na almost 5 volts. Almost 5 volts na siya, 4.9. So, next natin, ititest natin tong 12 volts kung meron siyang 12 volts. Nako po, dito tayo nagka-problema. So, wala siyang 12 volts. 5 volts ang lumalabas. So, diagnose muna natin. Hanapin natin kung ba't ganito to. Mali yan. Dapat nasa 12 volts yan. So, iniisip ko muna mga ka-G-lovers kung saan ako nagkamali. So, napagtanto ko baka dito muna sa ano yung problema. Yung audio IC natin. Kasi nagsusupply ito sa audio IC, papuntang audio IC rin. So, baka shorted yung audio IC, kakainin yung voltage. Kaya ang gagawin natin ay ihang ko muna yung supply ng papuntang audio IC. Bali, ito yun, positive natin. Papunta yan dito. Tapos may resistor siya or jumper to papuntang audio IC. So, ihang ko muna tong supply ng audio IC. Tapos, test natin ulit. Thank you.
So okay. Dahil sa nahangnan natin yung papuntang audio IC, so wala nang dadaloy na supply doon. So hindi natin yan paghihinalaan na kung maging ano pa to, kung maging 5 volts. So test natin ulit yung 5 volts. Ito yung 5 volts natin. So ito yung 5 volts natin. Tanggalin natin, test natin dapat 12 volts to. So ganun pa rin siya mga ka-G-Lovers, maliit to. So maling-maliit talaga to. So mapakababa ng voltage. Hindi siya umabot ng 12. So next natin mga ka-G-Lovers, dahil hindi natin mapaghihinalaan yung IC na audio IC natin kasi hinangan natin ng supply. So may mali talaga sa ginawa natin. Next kong gagawin ay ililipat ko tong positive natin, itong kulay yellow na galing sa module, sa 5 volts. Palit natin dito sa 5 volts. Yan. Tapos test natin kung magkakaroon na siya ng 12 volts. Yan. Plugin natin. So meron tayong 13. Pataas siya. Tapos tingnan natin yung 5 volts kung may 5 volts. So may 5.8. Medyo mataas siya. Babaan natin lang siya ng konti. Sa bagay, wala pa naman siyang load. Bababa pa yan mamaya. Pero try ko pa rin siyang babaan ng konti. Hanggang sa makuha natin yung tamang voltage. So adjust lang tayo. Tamain lang natin yung tamang voltage. So meron tayong 4.6 dito sa kabila, 14. Taas naman. Fourteen ang taas. 15, nag-15 siya oh. Baka yung tira pa tong voltage ah. So try ko pa lang adjustin siya mga ka-G-Lovers. Adjust ko pa rin siya hanggang sa makuha natin yung tamang voltage. At least 12 or 13. Okay na yan mga ka-G-Lovers. Kasi magdadrop pa yan pag may supply na. Ay pag may load na. So paunti-unti lang tayo. Pinataas ko siya muna. So try ko nga kung anong voltage yung lalabas pag pinataas mo siya. 14.7, 14.6. So mali pa siya. So makukuha rin natin to sa pagtitimpla natin. So discharge ko muna siya. Yan, discharge ko na. So plugin natin ulit. Taas talaga siya. So balik natin mga ka-G-Lovers, pababa natin ulit. Discharge ko muna ulit para wala talagang voltage na tira. Para pag-testing natin kung anong voltage yung makuha natin ay tama na talaga kasi dinischarge natin. So binaba ko na, sinagad ko na siya sa ibaba. So meron tayong 12. Okay na to mga ka-G-Lovers. So 13. Yan, tumataas siya ng konti. 13.3. Nag 12.9 yung tama na to pababa. Tapos 12.9, 13 pa ganyan yung voltage nya. Tapos dito ay yung 4.9, 4.7. So 4.9, 4.7, 4.8. So okay na ito mga ka-G-Lovers. Mag-stable na lang to pag kinabit na natin sa mainboard. So ititest natin yan mamaya pa rin kung tama yung voltage natin na pag may load na. So bago ang lahat, testingin muna natin, tingnan natin yung output kung gumana na ba yung display o yung clock natin o basta testingin natin, umikot na yung disk, malalaman natin yan pag naikabit na natin to. So salpak natin muna dito. Pag gumana na to, saka na natin to iaayusin ng maigi. So pipix na lang natin yan na maigi. Lalagyan ko ng heatsink yung switching regulator nito. Basta importante, mapagana muna natin to. So may demo ko sa inyo na talagang napagana natin. So bali wala tong cut yung video natin. So diretsuhan lang tayo kaya medyo mahaba to.
Yun, okay, naisalpak na natin siya. Lagay na natin yung mga connection na hindi pa nakalagay. So lagay ko dito muna to sa karton niya para hindi dumikit dun sa body. Kasi baka makuryente tayo niyan pag dumikit sa body. Yan, okay. Pwesto lang natin, yan. Okay, dahil sa napisto na natin to, try natin i-plug in na. Yan. Bari, plug in na natin. So, diretso na dapat to mag-on kasi hindi natin gagamitin muna yung switch. Naka-jumper muna yung switch natin sa switch. Yun, nag-load na siya mga ka-G-lovers. Kita nyo. Umiikot na rin. Tapos, lagyan natin ng display. Para malaman natin kung gumana pa yung display. Baka kasi nakikita lang natin naglo-load o nagbasa, ganyan nagbasa na, wala naman display. So, may problema pa yan. Kaya, lagyan ko muna siya ng display. Yan, may TV naman tayo dyan. Testingin natin kung gumana ba. Tapos, mamaya susukatin natin yung voltage. Kung ilang voltage na ba pag may load na o naikabit na natin dito sa mainboard, malalaman natin yan kung ilang voltage na siya. Okay na itong saro ini. Pero okay naman tayo, pag-testing ko naman. So, kabit ko lang itong RC cord natin na video. Ayan na mga ka-G-lovers, nakikita nyo naman, okay yung display, walang problema sa display natin. Sabihin, good na to. So, next natin ay itatry ko tong i-voltage check pag may load na. So, asikasuhin ko muna tong customer mga ka-G-lovers habang tinitesting ko to. So, babad-babad muna ako. So, may customer kasi tayo. Yan o. Okay, tapos na natin siyang mababad. Tapos, naka-on pa yan mga ka-G-lovers. So, meron tayong 4.5. Yung 5 volts, naging 4.5 na lang. Good na yan. Okay na yan. Tapos, yung 12. Tingnan natin sa 12. 11.8. Stable na yan, no? 11.8, 11.9. Kasi may load na. Hindi na siya tataas. Hindi na masyadong bababa. Kasi, meron na tayong load. O, kinabit na natin sa mainboard. So, bali, okay na to mga ka-G-lovers. Ayos, thank you very much sa lagi niyong pagsubaybay. Maraming salamat.